Delicious sa kusina ni Fely. At samahan niyo akong gumawa ng ating masarap na monay. At sa paggawa ng ating masarap na monay, lalo na at medyo umuulan-ulan, ay masarap dito ang kape. So, narito ang ating mga kailangan na sangkap sa paggawa ng monay natin. Ang ating pong harina, ang bread flour or pwede rin yung all-purpose flour, ang ating vegetable shortening or lard, mayroon tayong butter, ang ating pong vanilla essence, salt, ang instant dry yeast, milk powder, sugar, at ang ating warm water. So, umpisahan natin mag lahok ng ating pong mga sangkap. Umpisahan natin ang ating dry ingredients. Sinalin ko sa isang malaking mixing bowl ang ating pong harina. Isusunod natin ang ating pong salt. Open natin ang ating dry yeast. Ilagay natin dito sa ating, kuha tayo ng sugar. And then, ilagay natin ang ating instant dry yeast. At hayaan natin ng mga 5 minutes. Kuha tayo ng kutsara. And then, isunod natin, ilagay ang ating powder milk, milk powder, ang ating pong sugar. And then, mix po natin. And then, hihintay natin umalsa ang ating pong pinaalsa na instant yeast. So, i-add na natin yung ating pong vegetable shortening. O kung meron kayong lard, po pwede. Simutin natin. And then, nag-rise na yung ating instant yeast. Ating pong i-add na. Lahat natin. At ganun din yung ating vanilla. Yung ating melted butter. Maglalagay tayo ng flour sa ating pong countertop. And then, lalagay na natin ang ating pong mamasahin na natin. Sa ID natin, simutin natin. So, mag-start na tayo magmasa. Lagay tayo ng pauti-uti na harina para hindi siya dumidikit dito sa ating kamay at sa ating countertop. So, continuous ang pagmamasa hanggang sa makuha natin yung tamang consistency sa ating pong dough. So, maglagay po tayo ng oil dito sa ating pong paglalagyan ng dough natin para i-rise, paalsahin ang ating paalsahin na dough. Lagay po natin at hintayin po natin ng mga 2 to 3 hours para magandang maganda yung ating tinapay. Lagyan po natin ng cover. Pwede kayong maglagay ng cloth or ng cling wrap. And babalikan po natin after 3 hours. So, check na natin yung ating pinaalsa. At hindi po siya masyado umalsa kasi ngayon po ay malamig dito. So, ating pong ipipress bago natin simulan ang pag-shape ng ating pong tinapa. Lagay tayo ng harina sa countertop. Ilagay natin. Thank you.
natin. So gawin natin. Tayo ng baking tray. Continuous lang ang pag bilog natin dito sa ating kung gagawin na muna eh. After natin natapos sa pagbilog ay atin pong ikakat sa gitna. After natin nakat sa gitna ay atin po munang pamamahingahin ng mga 20 to 30 minutes bago natin po isalang sa oven. So, bago natin isalang sa oven, ay babrasan po natin ng fresh milk. So, bebake po natin ito sa 350 degrees Fahrenheit ng mga 20 to 30 minutes po. And balikan po natin kapag luto na ang ating pong monay. So, after 20 minutes, heto na ang ating monay na mainit. Ilagay po natin, isali natin dito, ililipat natin sa ating cooling rack para mabilis siyang lalamig. So, isali natin ang ating monay. Monay na mainit. Na masarap sa ating kape. So, after 20 minutes, heto, nahango na po natin ang ating monay na mainit. At ipakikita ko po sa inyo ang loob ng ating pong monay. Napakainit po ng monay natin. Yan o, ang ganda po ng ating monay. Tingnan nyo o, yan po ang monay natin. And sana po nagustuhan nyo ang pagluluto ng ating pong monay. So, thanks for watching. See you next time. And please don't forget to like, share, and subscribe sa Kusina ni Fely. Bye!